Sa ngayon, sa nakikita ko, ay malinaw na pinapakita sa mga barahan na nakipaglaban si Kat sa buhay niya. At merong pinapakita din dito na may babae, nagdadalang tao. And then, sa pagbiyahe, ang kinakatakot namin ngayon is maaaring ibiyahe ulit si Kat or itago ulit. Kasi meron ditong pinapakita ng pagbiyaheng panibago. Tapos, dilim, ibig sabihin... Narito ang latest update sa nawawalang beauty queen at teacher na si Catherine Camilon na halos magdadalawang buwan nang nawawala. Natagpuan na at tukoy na ang tunay na sinapit ng beauty queen na si Catherine Camilon. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Pamilyang Camilon, lumapit na sa manghuhulang si Jay Kustura. Halos magdadalawang buwan na kasing nawawala si Catherine Camilon. At kahit na sa restricted custody na ang primary suspect na si Major Alan De Castro, ay wala pa ring lead ang mga otoridad kung nasaan na nga ba si Catherine Camilon. Samantala, sa kabilang banda naman, nagbahagi ng isang post si Rudy Baldwin sa kanyang social media na isa ring kilalang manghuhula dito sa Pilipinas tungkol umano sa kanyang isang bisyon na lagi umano niyang napapaginipan ang beauty queen. Ayon sa kanya, nakita umano niya ang isang babae sa isang kalakip na dagat at ang tapat umano ng dagat ay isang malawak na lupain at may mahahabang damuhan. May nakita rin umano siyang bahay na bato at walang tao at malayo umano ito sa mga tao. Ang babae umano na nakita niya sa kanyang panaginip ay naghihintay lang na alamin at hanapin ng kanyang pamilya. Dahil dito, maraming mga netizens ang nag-ugnay nito sa nawawalang beauty queen at grade 9 teacher na si Catherine Camilon. Samantala, lumapit na rin ang pamilya ni Catherine Camilon sa isa pang kilalang manghuhula na si Jay Kustura at ayon umano sa nababasa niya sa kanyang mga baraha ay may third party umano na nagaganap at si Camilon umano ay nasa isang madilim lang na lugar at ayon pa sa kanyang baraha ay hindi lang umano isang lugar ang pinagdalhan ni Catherine Camilon. Dagdag pa nito, may nakita rin umano siyang isang lalaki at pusa na ang ibig sabihin umano nito ay makikipaghiwalay na umano sana si Catherine Camilon sa karelasyon nito. Ngunit ayaw umanong pumayag ni Police Major Alan De Castro dahil malaki na umano ang naggastos niya rito sa beauty queen. Madami po kasi talagang nagtag sa akin about sa kanya. Eh, naalala ko po yung case ni Jovelyn Galliano yung doon sa Palawan. Alam niyo rin po ba yun? Gagawin din po namin ngayong araw na to ang pagtawid. Thank you. So ikaw to. Kuha ka, darling, ng 7 cards of total kayo dito. So, this is you, darling. Pag may queen dito, ate mo na, ay kapatid mo na to, ha? Ikaw pala yung panganay. So, ngayon ko lang nalaman na dalawa lang pala sila magkapatid. And si ate at panganay. So, ikaw po. Pag-aalala. Binyahe talaga siya. Sa pinakita sa akin dito, this is travel in distance or paglalakbay. Sa pinakita ng baraha, malinaw na maaaring itinago, ibinyahe siya. Yan. So, may sharp object ito, 7 of hook dart. So, sa pilitan. Yan. Kung mapapansin nyo rin, mas lamang ang itip kaysa pula. Ibig sabihin na hindi talaga siya okay. Maaring itinago sa madilim na lugar. Basta ito po, ang flower po kasi pag nahangin ng change of direction. So, ibig sabihin, hindi lang isang lugar ang pinagdanan sa kanya. Dalawa. Okay, third party. So, sa pinakita sa akin dito, isa sa mga dahilan is third party involvement or pagsiselos. Yan. So, ito ay 4 box of dart. Itinago ang anak ninyo. Sa pinapakita sa akin dito, ang tinuturo talaga is karelasyon.
Tapos ang pinakita dito, mother, ay dalawang lalaki ang pinakita muna dito. Pero ito ay sharp object, meaning may sugat yung anak ninyo. Bago na wala yung kapatid mo, may gulo na bang nangyari? Wala po. Walang umano sa inyo? Walang po, nag-message sa kanya? Bali July 30 po, meron pong nagpunta po sa amin na isa pong babae at isa pong lala. Ang pakilala po nung, ang hindi po pinakilala ng babae kung sino siya, ang sinabi po niya, yung kasama niya pong lalaki na anak daw po noong tatay noong suspect. Anong parang karelasyon ng kapatid mo? Pero napag-alaman po namin na yung babae ay asawa po noong suspect. So, ito kasi is merong tinatawag na trouble na pinakita na dito. Nanay, so pumunta sa bahay ni mismo? Opo, opo. Sino nakaharap niya, ikaw? Bali, ang nanay ko po. Ah, nakausap mo directly, mother? Bali, nandoon po ako, nakikinig lang po ako sa usapan nila, pero sinilip ko po yung mga tao na yun. Kasi ito trouble na, oh. May pagsiselos po kasi dito, third party involvement. Nakakulong yung anak niyo ngayon. This is for back so far. Ang purpose natin dito is to locate or makita ang lugar. Motion. Third party. Ayan na siya. May sugat ang anak niyo. Sharp object. Ayan, oh. Third party. May alam yung babae. Ayan. Nagtataka lang ako kasi bakit nagkakaroon pa ng privilege yung suspect? Hindi ba siya kinulong ngayon? Hindi po. Bali, nasa restrictive custody po siya ng PNP. Nakakapagtaka kasi pag ang normal na mga suspect, pag once na ano, is kinukulong agad. Okay. Pero ito may mga pribilehiyo pa siyang na nagagawa. So, ibig sabihin, malaya pa siya nakakagamit ng cellphones. Okay. Na malaya pa siya nakakapanood ng TV. Tikom talaga ang bibig niya. So, ibig sabihin, nung nagkaharap kayo, mother, wala siyang sinabi. Hindi ko siya nakatingin sa akin ng minsan. Doon sa oras na kami magkaharap. Kinikilabot na ako. Hindi ko talaga pinatama yung paningin niya sa akin. Umiiwas siya sa pagtingin sa'yo. Hindi ko talaga dahil sa ilang ako nung pumasok siya, siya sa kanya na ako tumingin. Hanggang sa matapos, hindi ko magtama ang aming paningin. Nakakapagtaka po, no, kasi do hindi naman ako masyado nakasubaybay sa kaso ni Catherine at nakita ko naman sa balita. I don't know kung ano nang update ngayon, pero malinaw ang pinapakita dito. It's all about relationship and money daw. So, pagsiselos po. Nagulat ako kasi may isang babaeng pinakita dito. Meaning to say, hindi lang siya ang babae ng lalaki? Siguro po kasi po, sabi po ni Catherine, hindi lang siya nagsabi po yung si Catherine sa asawa niya na may babae daw po. Ah, may babae pa? May babae po si Alan. Hindi ko lang po alam kung sino pa po yung tinutukoy na babae niya. Opo. Nagulat ako dito kasi hindi lang isang involved na babae ang nasa third party. Kailangan naming bilisan kasi bawat araw ay mahalaga, bawat oras ay mahalaga, lalo na ngayon ay may four box of dark. Ito kasi po, mother, is emptiness, empty room, empty space, kabaong din po kasi ito. So, tulungan mo. So, talagay mo dito.
napapansin niyo po, may sugat siya sa ulo. Look. May bandage. Kalungkutan. So, ibinyahi talaga siya. Ito ay huwag niyong tingnan as anong tawag doon sa karwahe. So, ito ay huwag niyong tingnan as karwahe. Tingnan niyo to na sasakyan. So, ito ay kalungkutan. Tingnan niyo po. Mabuti. So, ito po ay nagkaroon na talaga ng idea yung asawa regarding sa kanila ni Kat, no? Yan. Mother, makukuha natin ang hustisya. Tingnan nyo. May babae dito. Tapos ito ay itim na. Ano nakikita pusa. Mo? Pusa. So, itim na pusa serve as bad luck, bad omen. So, ibig sabihin, talagang, ito kasi is pagtalikod, no? Ibig sabihin yan is pagkawala. Yung ibig sabihin is paghiwalay. So, ayaw pumayag nung lalaki na makipaghiwalay si Kat. So, yun ang isa sa reason. Kasi, isa sa mga dahilan is ito ay, kung mapapansin mo, darling, pera kasi yun. So, nag-invest na siguro yung guy sa kapatid mo. Kumbaga, syempre, pag nagmahal tayo, nagbibigay talaga tayo ng suporta. So, ayaw siyang payagan. No. Pakikipaglaban. So, ibig sabihin, lumaban pa pala anak mo. Ayun o. At saka ito, wag niyong tingnan as a sword. Sino lang ba ang may dalang armas ngayon? Yung pong lalaki. Nakukuha mo? Sinasabi ng baraha. O binyahin niya. Naalala mo to, buntis. So, maaaring may issue din dito ng pregnancy. Inikot-ikot yung ate mo. Yung kapatid mo, nakipaglaban talaga siya. Madilim. Pag-iisip. Kikinikilabutan ako. Sa ngayon, sa nakikita ko, ay malinaw na pinapakita sa mga barahan na nakipaglaban si Kat sa buhay niya. At merong pinapakita din dito na may babae, nagdadalang tao. And then, sa pagbiyahe, ang kinakatakot namin ngayon is maaaring ibiyahe ulit si Kat or itago ulit. Kasi meron ditong pinapakita ng pagbiyaheng panibago. Tapos, dilim, ibig sabihin madaling araw. Opo. Mapapansin mo. Bali, Miss J, paano po kung halimbawa yung ito dito? Kasi buntis po yung asawa ng... buntis yung asawa niya. Yung lalaki. Maaari, ito yung asawang buntis. Ilang months na daw yung siya? Hindi po namin alam. Paano mo nalamang buntis? Kasi sa mga balita po, na buntis sa TV? Hindi po sa TV. Parang may mga nakakapagsabi lang po na buntis. Opo. So may nagsabing nanganak na yung asawa niya? Parang mga balibalita lang din po. Sorry, hindi kasi ako updated. Pero ang sinabi dito, may babaeng nagbubuntis. No? Mother, kung mapapansin niyo, may harang, ibig sabihin talagang until now, tinatago pa siya. Malinaw talaga ang pinakita dito ay walang ibang tinuturo na salarin sa gumawa is yung naging karelasyon ng kapatid mo. At sino lang ba ang may dalang armas ngayon?
nagmatch po ang mga baraha sa mga kaganapan na nangyayari ayon sa balita, Mother. Pagdedesisyon, pag-iisip. Tingnan mo. Nahuli na talaga sila. No? Pang ilan na to? Patatlo po. Tatlo, no? Pinag-isipan pala na mabuti pinagplanuhan. Look at this one. Naalala mo to? Yung emperor po. Natatakot ako kasi dito, malinaw na pinapakita ng mga baraha, lalakasan ko yung loob ko ngayon para sa pamilya nila. Ang laban ng pamilya nila is laban ko rin. May emperor kasi dito. So, ibig sabihin, may magko-cover up or may magpo-protection doon sa suspect. Mother, kahit anong kunyari, huwag niyong iusog ang laban, ha? Ano ito? Pera. Pinakita dito is bird. No? Ano ba ang feature ng bird? Sila ang nagbibigay ng... Kung mapapansin nyo, Mother, ano ba ang ibon dati? Sa unang panahon? Sila ang nagbibigay mensahe. Di ba tinatalian ang ibon? Opo. Tapos, naghahatid ng mensahe. Ibig sabihin, may exchanging of messages ito. Ibig sabihin, hanggang ngayon, may communication siya doon sa pangyayari. Yung pang-spray. Puro pera. Tingnan ito. Ano po? Kasunduan. Lumabas sa nakaraan. Naalala mo ito? Hindi. Ito pa. Naalala mo yan? Ang pagbagsak. Akin. So, ang nangyayari pala, ibinyahi si Kat ng madilim or madaling araw. Mm-hmm. Yan. Tapos, kahit hindi talaga siya makatakas, it's because of may armado, may dalang mga armas yung humawak sa kanya. So, kung mapapansin dito, merong back up talaga. Okay? So, lakasan niyo yung loob niyo. Magpapasalamat ako ngayon kasi walang death na pinakita. So, ang taas ng chances na maaring itinago si Kat sa isang gusali. Isang bahay. Okay. Isang lugar. Sa pinapakita sa akin ng mga baraha, may nakita akong kulay puti na bahay.